So ayun guys, hi, I'm back. And hindi na to para sa challenge o ano po man. We're back for our very first vlog. Oh! Ayun, cue intro para mukhang legit na vlogger. So ayun guys, kamusta na ba kayo? And yun. So, para sa aking first vlog. Gusto kong mag-share sa inyo, no, something about me. And it's about my favorite verse, ang Exodus 14:14. And kung paano ko siya nagagamit sa akin, pang-araw-araw na buhay. Yun. Ang sabi sa Exodus 14:14 ay, the Lord will fight for you. You only need to be still. And, ayun. So, paano ko siya nagagamit sa aking buhay? Siyempre, everyday we face different problems, troubles, challenge. So, one thing I learned and na-apply ko gamit yung verse na yun is to put my trust and faith kay Lord, kasi maraming laban, maraming challenges sa buhay natin, mas malaki kaysa sa atin. And kahit na anong gawin natin, mahihirapan tayong ipanalo yun. And if yung mga battles natin is bigger than us, it taught me na siguro baka kailangan na ipaubaya natin kay Lord yung laban na yun. Dahil baka hindi na natin yun laban. It's bigger than us. And who's bigger than us, diba? Si Lord. And He is bigger than everything. So, binibigay ko sa Kanya yung battles ko na hindi ko kaya. And I rest on it. I trust on it na ipapanalo niya yun. Lalo't alam ko na ikakabuti naman yun. Oh my God! Yun, hindi naman porket binigay ko na kay Lord yung laban na yun is wala na akong gagawin. Siyempre, ako, pwede ako magpahinga na. I mean, pahinga na hindi na ako mag-iisip, di ba? Hayaan ko na, okay. Kung ano yung will ni Lord, yun na yun. And ako, gagawin ko pa rin siyempre yung kaya kong gawin. So, yun. Yun yung lagi kong ginagamit for my everyday battles. So, kasi one thing I learned sa mga naririnig kong preachings na the key in winning bigger battles is winning the small ones. Kumbaga yung mga small battles natin everyday, yun yung ating mga training grounds ng mga. So, doon, hinuhulma tayo. Nagiging malakas tayo doon. Doon, minsan natatalo tayo. At sa talo, hindi laging masama doon. Tandaan nyo, pag natatalo kayo, natututo tayo. And, pag natututo tayo, syempre, hindi na natin uulitin yung pagkakamali natin. At doon sa bagay na yun, matututo tayo mag-grow. And, the next time na ma-encounter ulit natin yung same problem, syempre, we will be able to win it na. Kasi alam na natin kung paano yung gagawin, diba? So, all in all, pag pinagsama-sama mo yung bruises mo, yung mga natutunan mo, yung knowledge, yung wisdom na nakuha mo, kapag dumating na yung big battles, yung mga boss battles, ayun, syempre, you'll be able to win it na. Kasi pag pinagsama-sama mo yung maliliit na bagay, malaking bagay din yun, tandaan nyo. It's our everyday grind. And speaking of everyday grind, isa naman na natutunan ko sa taong mga nakapaligid sa akin nung I think teenager ako. Stop it! Get some help. Itong guy na to, lagi niya sinasabi, heart over height. So,
Not because kasi na hinapush siya sa height, pero... NANI?! OMAE WA MOU SHINDEIRU! Ayun, everyday grind natin yun. And so, speaking of everyday grind, gusto ko rin i-share yung isa kong natutunan sa buhay nung teenager pa ako. Nagsisimula pa lang ako matutong mag-basketball. So, kung paano ako, medyo nagkaroon ng knowledge sa basketball. Sabi kasi dun, nung isa kong kaibigan na nagturo sa akin mag-basketball, sabi niya, heart over height. Not necessary, or I mean, hindi naman ibig sabihin na kulang siya sa height. May kaliitan kasi siya. And, hindi yon naging hindrance sa kanya para maglaro siya ng basketball at matakot siya sa mga mas malalaking kalaban. Kasi di ba usually, yung mga iba, ayaw maglaro ng basketball kasi kapos sa height, natatakot sa malalaking kalaban. So, ako ganun ako dati. No! God, please, no! 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 Hindi ako naglalaro ng basketball. Natuto ako mag-basketball. First year college na ako. And that time, nakita nila ako sa computer shop. Naglalaro ng Dota. And nakalaro ko sila. Niyaya nila ako. And after nung laro namin, tinawag niya ako. Sabi niya, naglalaro ko ng basketball. May knowledge naman ako. Kasi yung tito ko, yun, nag-basketball talaga yun. So sabi ko, hindi ako naglalaro. Pero may alam ako. Sabi niya, bukas... 7 a.m. dun sa court, kita-kita tayo. Sabi ko, sige. Eh, that time, wala pa akong ganong friends sa Pasay. So, pumunta ako sa court. So, ayun. Nandun ako sa court, talagang as in, ban-ban talaga ako. Tapos siya, kahit na bagong kaibigan lang kayo, straight to the point niya, talaga nagagalit siya pag nag-i-error ako. Kasi, nakikita niya, may potential sa akin. So, nung una hindi ko pa naiintindihan yung sinasabi niya na heart over height. So, ayun. Nung naiintindihan ko yun, one time, nung medyo marunong na ako, ang tawag sa kanya, third tower. Siguro mga hanggang dito siya, baba or balikat. Hindi naman, mababa. Ganun. May isa pa rin akong kakampi na si Christopher, which is yun yung katulong ko sa ilalim. Mas matangkad sa akin ng konti. That time, naglalaro kami. Siyempre, bet game. So, crucial yun. Crucial possession. Talagang hindi namin ma-shoot yung bola. As in, nasa ilalim na kami, tutukan na. Hindi ko pa ma-shoot yung bola. So, nag-i-struggle kami yung dalawa ni Topper. And, this guy, siya yung least na i-expect mo nakukuha ng rebound. Kasi siya yung pinakamaliit. Pero that time, pag tira ko, pag mintis, pag bagsak ng bola, siya yung tumalon. And guess what? Na-shoot niya yung bola, di ba? So, later that night, na-realize yung sarili ko habang nag-gym kami. Sabi ko, oo nga. Wag mong ilimit yung sarili mo dahil sa physical na pangangatawan mo. Kasi mas kilala mo yung sarili mo kaysa sa ibang tao. Yes, they may judge you na maliit ka. Yes, they may judge you na kulang yung physical aspects mo. Pero you can defy it. Kasi hindi... sa mga bagay, hindi lang naman physical ang kailangan. No? Kailangan mo rin ng diskarte. And isa sa pinakamadiskarting tao na kilala yun. Kasi, isipin nyo ah, may kahe yun ah, sumasampan ng barko yun. Pero, napaka diskarte nun. Kasi kapag bumababa dito yun, sa alam nyo saan nyo makikita yun. Nagtitinda sa palengke ng pasa yun. Isipin nyo ha, pwede naman na siyang magpahinga, pero hindi, dumidiskarte pa rin siya. So, isipin yun, and napaka straight to the point niyang tao. Which is,
yung taong yun, si Alex Estoque. So, meron din siyang page sa Facebook, Alexis Estoque, Sailor Mentor, and nagbablog din siya. Ang page niya is Cup E Top ESQ. So, ayun. Ayun, first vlog. Yun yung mga unang may share ko sa inyo. And I'm planning na yung mga next vlogs ko is sa labas na ng bahay. So, i-document ko yung mga bagay na usually yung ginagawa ko. To share something kung bakit ko siya ginagawa. So, yun, that's all for the first video. And hopefully, sana may natutunan kayo. May naibahagi sana ako na makuha nyo. And sana supportahan nyo ako.